Kung saan nga may masarap, ay dapat pinupuntahan. Kaya kung maghahanap kayo ng hindi masarap, ay pakiskip na lang ang video na to. Gaya nga na itong pinuntahan namin na bukod sa masarap, ay affordable pa dahil sa halagang 10 piso ay pwede ka na makakain ng kanilang pansit na pwede mong palagyan ng iba't ibang toppings na sauce. Meron din silang iba't ibang klase nagsasarapan ng mga lutong ulam na sa halagang 35 pesos lang ay pwede mo na matikman ang kanilang sisig, lechon kawale, mechado at kaldereta. Meron din dinuguan at munggo na may pata. At sa loob nga ng 21 years na pagtitinda nila ng ulam ay laking tulong nila dahil sa kanilang mga budget-friendly na mga pagkain na takbuhan na nga ng mga kumakalam na sikmura gaya nga ng mga kargador na mamalengke at mga nagtitinda dito sa palengke. Mga food trip at nandito tayo ngayon sa Elcano Market dito sa Division Area guys, at may dadayuhin tayong isang order. Food tripan dito guys, 10 piso lang yung pansit. Ayan kay Tatay Rolly. So meron din sila mga ulam bukod sa pansit. Pero yung pang ano nila dito, pinakamura guys, yun. Subukan natin yung pansit nila. Hello sir! Hi! Magandang hapon po. Magandang hapon! Ano sir, gano'n na kayo katagal nagtitinda dito sir? Bali, almost 21 years na po. Ah, 21 years na. Ano yung mga ulam nyo sir? Yan lagi o iba-iba rin? Iba-iba, araw-araw iba-iba. Ano oras po kayo nag-open? Bukas po kami ng 4:30 hanggang 10:30 ng gabi. 4:30 ng hapon hanggang 10:30 ng gabi. Balita ko sir, 10 piso lang yung ano nyo dito ha, yung pansit. 10 lang. Tapos kanin po magkano? 10 din ang kanin. 10. Tapos yung mga ulam nyo po magkano? Ulam namin 70 lahat ng klase, maliban sa gulay 30. 70 lahat. So itong dinuguan niya guys, meron sila mechado po. Mechadong baka, binagoongan at saka kalderetang ribs. Kaldereta, tapos may sisig din sila. Sisig, lechong kawali, saka lechong kawali, pata na may munggo. Ano mga kadalasang customer niyo dito, sir? Ayan, mga simpleng tao lang. Mga namamalengke? Oo, namamalengke. Minsan, may mga dumadayo, ganun. Mga nagtatrabaho dito. Opo, malapit. Opo. Sige, sir. Pa-order nga ako, sir, nung ano nyo, ng try ko tong pansit. Tapos isang kanin, tsaka yung sisig. Try ko na rin. Yun, guys. Ito yung pansit nila, yan. 10 pesos lang yan. Tapos, ito yung rice. 4:30 po, no? 4:30 ang bukas. Ayan. Tsaka isang sisig. So guys, ito, pag in-order mo to, 10 din yung kanin, no? Sir Rolly? 10 lang yung kanin. Pari 20 lang to, guys. Tapos pwede mong patapings to ng any sabaw dito. Tapos ito yung sisig nila, guys. So titikman na natin. Ito, sir, pwedeng palagyan ng ano to, sabaw, di ba? Pwede. Lahat, anong klaseng gusto mo? Dito sa ano? Siguro. Maliban dito sa binagoongan. Maliban dyan. Kasi mamantika, eh. So dito sa mga ganito, ayan, yeah, pwede. Yeah, sige po, palagay. Ayan. Nag-request pa tayo ng sabaw. Okay, tikman na natin yan, guys. Let's go. Tapos ito, guys, ito may request pala. Pwede palang lagyan ng sabaw ng dinuguan yan. Ayan, yun pala yung nakikita ko kanina yung mga kumakain. Bakit may parang dugo? Ano, lahat po ng toppings na yan, wala pong bayad yan. Walang bayad, libre lang. Libre lang po yan. Sulit talaga dito, guys. Pag napadayo kayong Divisoria, hanapin ng Elcano Market. Rolly B. Ba't Rolly B po pala? B kasi malaki. Malaki ang mata ko eh. So paganday lang natin, Rolly Big I. Rolly Big I. Alisin na natin yung I. Rolly B na lang. Kala ko Rolly B. Yan. Sige po sir. Thank you sir. Yung po, istorya nun ha. So mga ka-food trip at nandito lang tayo ngayon sa Rolly B. Yan, yung isang food tripan dito sa Elcano Market sa Divisoria guys. Kung malupit dito guys, 10 piso lang yung kanilang pansit. Tapos pwede mo pang ipa-toppings ng dinuguan. So ayan guys, 10 piso lang yan guys. Tapos may toppings na dinuguan. And then yung rice nila, 10 pesos lang din. Any toppings dun sa mga ulam nila, pwede rin. Tapos umorder din tayo ng kanilang sisig. Yan. Sa sisig naman nila dito guys, yung mga ulam nila, 70 pesos. Pero meron din tayong kalahating order, pwede naman 35 pesos naman. Tsaka itong lechon nila guys, 70 pesos din, no? Meron din lechon. So guys, try natin yung kanilang, ito muna guys, no? Yung kanilang pansit. And then, syempre Grain Smart para sa ating masarap na kape, brown rice coffee. Yan. Try natin guys, try natin. May laman, no? May kasama pang laman yung dinuguan kanina, no? Sarap. Sarap nung dinuguan nila, no? Mamaya, tikman din natin yan. Pansit nila.
So isa talaga sa mga takbuhan ng mga nagugutom dito sa Divisoria, guys, kasi bukod sa masarap, quality, and then napakamura talaga, guys. Kumbaga 20 pesos mo, pwede ka na mag food trip dito. Try naman natin yung kanilang sisig. Ayan, sisig. Lagyan natin dito. Tanggalin natin yung sila, guys. Baka maana tayo. Sarap. Sarap yung sisig nila, no? Parang may mayo, tapos may sibuyas, medyo manghang. Tapos madaling nguyain kasi medyo maliliit talaga yung cut. May cameraman tayo, guys. Yung cameraman natin, guys. Kilala nyo ba kung sino yung kumukuha sa akin? Isang legendary talaga na kilalang kilala dito sa Manila, guys. AJTV Vlog, yan. Follow nyo rin yan. Tapos ito yung lechon natin, yan. Sausaw natin dito sa kanilang, ano. Ayan, oh. Yung sauce nila, yan. Sausawan. Malutong, guys, ha. Parang may timpla din yung ano nila. Sarap. Sarap nito. Try natin. Hilip. Sarap. So yun, guys, pag napadpad kayo dito sa Divisoria, kung naghahanap kayo ng masarap na mga lutong ulam and then merienda, ito pansit, 10 pesos lang. Dito na yun sa Rollibee, guys, Elcano Market. Makikita nyo agad yan yung pinakamaraming taong karinderya dito. So yun lang, mga food trip. Thank you.